Samantala, kumustahin naman natin ang sitwasyon sa isa sa mga pinakamalaking sementeryo sa Cebu City, ang Careta Public Cemetery. May unang balita live, si Fem Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Fem, ay buntag. May buntag kanimo, Maris. Dahil tapos na ang barangay at sangguni ang kabataan elections, kaya pinaghahandaan naman ngayon ng mga polis at ng local government unit ang dagsa ng mga tao sa simenteryo. At isa na nga sa binabantayan, itong Careta Public Cemetery dito sa lungsod ng Cebu. May ilan na ang bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang Police Regional Office 7 sinigurong paiigtingin ang pagbabantay sa mga simenteryo. Aabot sa 400 ang pulis ang ipapakalat sa 21 public at private cemetery sa Cebu City. Isa rin sa mga pinaghahandaan ang inaasahang pagsikip ng daloy ng trapiko. Kaya magpapakalat ang LGU ng Cebu City ng traffic enforcers sa mga labas ng mga simenteryo. Simula noong nakaraang linggo, abala na rin ang electrician sa mga simbahan sa pagkakabit ng kuryente para sa pagpapailaw sa mga puntod. Handa na rin ang mga magtitinda ng mga bulaklak at kandila. Ayon sa mga tindera, tumaasa ng 30 pesos hanggang sa 100 peso ang presyo ng mga bulaklak, depende sa klase. Paalala ng pulisya sa mga bibisita, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo, tulad na lang ng lahat ng klase ng patalim at pointed objects at alak para hindi maabala. Hindi rin pinapayagan ang pag-overnight sa sementeryo. Mari, sa mga oras na ito, manggilan-gilan na ang dumarating dito sa Careta Public Cemetery upang ipagpatuloy ang paglilinis at paghahanda sa mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. At yan muna ang latest mula rito sa Cebu City. Balik sa iyo, Maris. Daghang salamat, Fem Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.